Hello guys! Magandang umaga sa ating lahat. This is my channel, Negra TV. Ngayon, andito na naman ako ngayon sa Proud Condo. Mag-aayos sa mga gamit dito sa gamit ng mga condo apartments. Andito mga gamit. Kailangan ko mag-ayos nito ngayon. Kasi, di ba, itong building na ito, tulad ng sinabi ko last time, this new building na isang kinaruroonan ng mga condo apartments ng boss ko. So, ito yung pang third building. Sa first building and second building, the same town yun, pero magkaiba ng magkalayo. Drive about 8 minutes, 5 to 8 minutes, yes. Ang ang layo ng isa sa condo niya doon sa may ibang town na tinatawag sa karon. Dito nga man ngayon sa Raway 2, yung condo na Proud Condo, doon sa isa, doon sa may kwan, sa Chit Condo, sa Palmetto Condo, ngayon dito Proud Condo. Proud Condo dito. Bagong building ito, bagong gawa. So, yung mga gamit na ito, galing sa fourth floor, ang mga ito. Tapos, ibinaba, kasi doon, ipipix na uli, doon din, kasi titirhan ng ng guests. Ngayon, ito, di ko alam kung saan po yung talagang stock room dito sa may condo, dito sa may Proud Condo. Gulong-gulo kasi mga ito ba. Ito yung mga towel, doormat, mga pangkuan sa shampoo, dyan, mga yan, mga sneakers, daming mga chinelas na stock na dito. Saka mga iba pa, yan, kalat-kalat, lahat. Tapos, pinagbabagsak-bagsak na lang nila dito. Yan, iayos ko ang mga yan. Tapos, nandito mga ano kaya mga dito yung mga inumin, yung mga beverage. Marami siyang stock na ganito, mga cups at saka glasses. Siguro yung mga iba pa hindi pa nabubuksan na na apartment, na wala pang laman, yung empty pa, walang pang mga gamit, kaya yan siguro ni prepare para doon na naman at na naman po tusan ako magpipix ng mga yan. Mga tissue, rambur-rambur na sila. Wala na sa ayos. Kaya nahihilo ako. Last time doon din ako, doon sa isang building sa may Palmetto. Sa may Palmetto at saka Chick. Dalawang building yun. Pero yun tulad sabi ko kanina magkalayo. So, doon sa isa meron siyang 10 tapos 13 doon sa kabila. At 10 condo apartments, may 1 bedroom at 2 bedrooms doon sa may Chick condo. Tapos dito naman sa doon naman rin sa the same town pero magkalayo, Palmetto condo apartment. Meron siyang 11 sa Chick, 13 sa Palmetto at saka dito ewan ko kasi hindi ko pa alam kung ilan po yung condo niya pa dito. Condo apartment niya dito. Kasi last time, yung nilinis ko, yung niset ko, kasi new open pa. Nagset ako ng mga gamit sa loob ng apartment, yung mga cups, kutsara, yung basta yung mga gamit sa kusina at lahat na yung gamit. Tapos, 5 yun sa 5th floor. Tapos sa 4th floor, meron din may isang dalo 3 or 1 2 3, mayroon 4 at saka dito ewan ko kung ilan, wala pang sa akin sinabi kung ilan yung exact na apartments dito na sa kanya, kaya to dumadami, kaya palagay ko pagdating ng high season kasi marami na siyang talagay ko kailangan niya talaga yung tao. I hope na na kumalma na yung COVID sa atin para naman
makapunta na dito yung kapatid ko, yung bunso namin, at ipasok ko na lang din dito. Ititrain ko muna siya kung paano mag bed setting. Ititrain ko lang siya. Siyempre sa Pinas, wala naman kaming mga natapos na ano, isa lang naman yung nakatapos sa aming magkakapatid. All of us only graduate high school, undergraduate. Ay, meron po yung isa ko, yung ate ko, yung kasama ko dito, nakapag-kolehyo din yun. Ako graduate high school lang ako. So una, yung dinala ko dito, yung pinuha ko dito, yung dalawa kong ate, pero yung isa kong ate sumuko, hindi siya nakapag ano, nakapag-overcome sa pagsubok bilang OFW. Siyempre, nandyan na yung homesick, number one, saka ano pa, at least swerte sila, kasi nga, hindi sila yung nakulong ba, pero hindi niya na-endure ba. She didn't endure yung buhay ng maging OFW, umuwi ng Pinas. Pero yung ate kong isa, dito, she is with me here, at saka nandito rin ako din na namin yung ano, yung brother namin isa, kapatid kong lalaking isa. So binilhan ko last April yung bunso namin kapatid ng ticket para pumunta din dito at ipasok ko dito. I'm sure kailangan nila maraming tao kasi pag puno na ang lahat ng mga ito sa high season ng mga guests, hindi mo mahilo ka na, hindi mo alam na yung mga nagwa mo guys. Pero yung agreement namin ng boss ko is I work with her, with them 7 hours a day, 5 days a week. Yun yung agreement namin. Kaso lang, this time, nung nag-lockdown, nakat off yung trabaho sa kanya, pero yun, after nung lockdown, nagkaroon na ako ng mga part-time, tapos dumami. So, halos occupied na yung araw ko. At saka overtime na pati sa evening, at saka maaga na rin sa umaga kasi meron yung shop ng dance learning na hinawakan ko Monday to Friday, 1.5 hours na trabaho ko yun. Then, punta ako sa mga iba-iba pang mga part-time ko. And then, in the afternoon, I have also 2 hours every Monday to Friday. So, 2 hours sometimes. I go there about 5 or minsan kapag mayroon na yung ganito na ipinapaayos ng boss ko na ito, ginagawa ko 6 na ako pupunta doon. So I finish about 8 in the evening, late na yun. Tapos dagdating ko, magluluto pa ako ng mga pagkain ko, syempre kasi nagugutom. So yun, too much work talaga, but papasalamat din ako kay God dahil binibigyan niya ako ng araw-araw na kalakasan. So, ngayon, ito yung mga sabon sa hotel. Dito yung sirlopi-salopin niya. Ewan po kung saan yung isang carton. Nasa cabinet siguro. Tapos yung mga yan yung bath shower. Bath gel, conditioner, shampoo, tsaka yung ito, yung sabon. Kasi sa bawat apartment, pag naglalagay ko ng one ganito, isang sachet na pang laba, at saka yung dish soap, tapos pang sponge, ganun. Tapos yung mga inumin nila, kape, tea, at saka asin, at saka manteka. Ito yung naglalagay ako ng isang sponge. Alam ko na ituan niya ako niyan. Baka, ewan ko, depende. Kasi siguro operan din na naman ako na mas mataas na sahod. Kung makompleto na yung araw ko sa mga part-time ko, wala pa rin binatbat yung offer niyang full-time sa sahod na i-offer niya sa akin sa mga part-time ko. So, I don't know yet. I can't decide yet. But, mas maano yung sa isip ko na, dito pala yung mga toothbrush, toothpaste. Yan. Hi. Yan, ang buhay ko dito. Ganyan, halo-halo, hindi ko natrasan. Oh,
Meron din akong mga in-applyan ng hotel that time na mag-reception ako. At saka nung nagtatrabaho ko dun sa nag-alaga ko ng matanda, yung Italiano na may-ari ng isang hotel dito na dating ano na in-applyan ko dati noon, pero may nag-offer sa akin ng mas mataas na sahod na bilang housekeeping, yun yung binanatan ko kaysa yung mag-reception. Yun yung message niya ako, pero I'm not available. Already, nagtatrabaho na ako. So, may trabaho na ako. Kaso lang, yung reception naman, magaan na trabaho, social, naka-dress up. Pero, iniisip ko, I'm here in abroad to find a money. So, yung reception kasi dito, mas mababa yung sahod na ano, kasi 12 to 15,000 yung sahod dito ng reception. Kung sa mga 5 star, nasa 18,000. Yung alam niyo ba, yung nani, katumbas lang ng sahod ng nani dito, yung sahod ng nag-o-opisina. Light na money chair, ganun. Parehas sila ng sahod. Eh, dito naman, kahit din sa ano, yung mga, yung housekeeping din talaga na ano na yung full time ni pinano nila dito. Iba lang kasi ako kay ano yung standard ko din dito kay mo. Usually kay boss ko, usually yun din. Ganun din same din sa ano sa reception 12-15. Pero dito kay boss ko kasi ano naghahanap siya ng ano yung satisfied siya sa linis ng kwan. Iyon. Kaya inofferan niya ako na 20 a month, 7 days, 7 hours a day, 5 days a week, yun yung offer niya sa akin, and with permit. Pero I don't know yet, I cannot decide yet, let us see how. Kasi malapit na yung mga high season dito, kung ilan yung condo apartments na dito, tapos yung doon banda, talagang kailangan niya yung ano mag-alalay sa kanya na magtingin sa mga kwan, siyempre kukuha ng mga staff kasi before wala pa dito sa condo fraud condo yung staff niya before yung dalawang building lang apat yung staff niya. So ngayon naman ewan ko lang kung paano pa din ako makapag-isip. So okay mga guys, salamat po sa inyong pakikinig sa mga konti kong istoryahi. Dito marami pang mga stock niyang ganito din dito. Marami pa siguro yung mga apartments na kuan iseset ko na naman dito. Ay, life. Tapos, pagkatapos ko dito, punta ako yun dun sa every 2 hours ko. Punta ako dun sa every 2 hours ko in the evening. So, alas 7 na ako makauwi ng gabi. Mamaya, so, alas 7, pagdating ko, magluto ako, magpahinga, magdut-dut ng cellphone, yun, alas 12 ako matutulog. Then, I have to wake up 6:13 early in the morning because I need to go to the shop at 7:30, I must be there. So, ganun, hi! Nangarap din ako Manang Biday. Si Manang Biday ang laking ang laki ng trip ko minsan habang nag-aayos ako dito, yung isip ko tumatakbo na yung nagdi-dream-dream lang ba. Okay, salamat sa inyong mga guys. Kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, like and share. Have a good day to everyone. Bye-bye!